Hi. Simpleng hi lang talaga. Hi. Parang ganun lang. Hello. Ngayon, may nagtanong pala sa akin about sa yung experience ko daw sa pagkuha ko ng visa and then sa pag-alis ko ng bansa as a tourist. Well, anyway, actually, may nagsabi kasi sa akin na may nagtanong sa akin na if kapag nakakuha na ba daw ng visa, is pwede na mag-book ng ticket and then pumunta ng airport and then yun na, makakaalis na. Well, anyway, hindi po. Kasi may mga requirements kang dapat na i-comply sa immigration. May iba naman na nagtitake ng risk or may iba na hindi alam na kaya may mga requirements ka pa palang kailangan para makaalis ng bansa. So, ganito yon. May mga iba akong nabasa dun sa group namin, sa group na traveler and then about sa visa, mga nagbibigay ng tips. May mga nabasa ako doon na pumunta ng airport kasi hindi pa nila alam na may requirements pala na kailangang i-comply. Pumunta sila ng airport and then na-offload. So, ibig sabihin ng na-offload, masasayang ang mga ginastos mo, masasayang yung mga, yung pagod, yung effort, yung kabay, yung lahat-lahat as in. May iba nga na nade-depress eh. So, para maiwasan yun, unang-una, kailangan mo syempre ng passport mo with visa and then yung ticket mo paalis at pabalik ng bansa. Pagkatapos, yung unang-una na requirements na hinahanap ng immigration, lalong-lalo na sa mga lalabas ng bansa para i-meet yung foreigner, boyfriend or girlfriend nila, kailangan nila ng CFO. Kapag wala yun, automatic yan, ma-offload ka. Dun sa CFO na yun, nakalimutan ko yung complete, ano niya eh. Hindi ka, basta kalimutan ko. Search ninyo na lang siguro kung ano yung CFO. Pero, number one talaga na kailangan yan. Yung parang, magsi-seminar ka about sa mga dapat and di dapat gawin kapag nakalabas ka ng bansa. Parang ano, niiwasan din kasi nila yung mga human trafficking. So, anyway, sa pagkuha ng visa, may stress ka. And then, sa pagkuha ng CFO, dun, iiyak. As in promise, iiyak ka. Kapag sinuwerte ka, well, malay mo, hindi ka naman umiyak, may stress ka lang. Kasi sa akin, yung nangyari sa akin sa pagkuha ko ng CFO, as in stress, and then iyak kasi last minute na lang. Yung kailangan-kailangan ko ng CFO, pagkatapos, parang ngayon, nakapag-register na kasi ako, so ilang days na nag-aantay ako sa reply ng guidance counselor ko, as in wala pa siyang reply. Tapos, this day, alis ko from Sorsogon papuntang Manila, and then kinaumagahan nun is alis ko na papuntang Norway. So, as in, wala na akong time. As in, umiiyak na talaga ako nun. Kasi yung counselor ko, ang tagal mag-reply, ang tagal niyang basta ang tagal niya mag-reply sa akin. Tapos, paalis na ako nun. And then, at the last moment, tumawag siya. May mga tinanong pa siya sa akin. May mga pinasend siya sa akin sa email niya. Yung mga requirements. Kahit na isend ko na, pinapaulit-ulit niya. Siguro, naka 5-6 times akong paulit-ulit nag-send yung mga requirements ko. Kasi, siguro sa dami, sa dinami-dami namin na nag-a-apply, siguro nagkalabo-labo na yung mga sinisend namin. So, well, anyway, after nyan, tapos isa pang nagpa-stress sa akin, mahina yung signal sa bahay namin noon. So, paputol-putol yung tawag namin. Nag-aalala na ako noon, baka maasar yung
counselor ko, hindi ako bigyan ng CFO. But anyway, buti na lang, mabait din talaga siya, si Ma'am Gunabe. Mabait siya, and then, the way siya makipag-talk, yung parang, ang kalma niya lang, magsalita. Kaya medyo kumalma na din ako, pero umiiyak na din talaga ako nun kasi nga stress na ako. Tapos habang nasa biyahe na ako nun, sabi niya, sige, sabi niya, isesend ko na lang yung link para sa babayaran mo. Pakatapos, after mo yun mabayaran, isend mo ulit sa link na yun yung receipt ng binayaran mo. Pakatapos, isesend ko na yung temporary certificate mo. Well, anyway, afternoon, ginawa ko na yun, nagbayad na ako, nag-send na ako ng receipt ko, and then after a few, mga siguro 1 hour, sabihin ko na 1 hour, ayun, dumating na din yung certificate ko, kaya sobrang nakaya nga ako ng maluwag. Pero, iiyak ka talaga muna. And then, pagdating ko ng Manila, chinek ko ulit yung mga requirements ko para sa immigration. Make sure na kumpleto yung dala ko. Wala ko na iwan. So, yung dinala ko noon sa immigration is yung titulo ng lupa ko, yung business permit ko ng tindahan ko, tapos ng thrift store ko. Dala-dala ko yun lahat, pati mga birth certificate ng mga anak ko, birth certificate ni mama, ID nila, yung basta, dinala ko na ito lahat ng meron ako. And then, well, anyway, after that, nung nasa naiyan na ako, siguro 3 hours ata before my flight, or 4 hours, nasa naiyan na ako, kasi super haba nga talaga ng pila. Kasi pagdating mo sa airport, sa labas pa lang may pila na, and then lalagay mo yung bag, pagpasok mo, lalagay mo yung bag mo sa may doon sa X-ray machine, and then paglagpas mo doon, pupunta ka na naman sa tax office, sa airport tax office, kasi kailangan mo yun. Pero if included na yun sa ticket mo, well, hindi mo na kailangan. Pero kapag hindi yun included sa ticket mo, kailangan mo bayaran yun. Mas maganda na bayaran mo muna yun before ka mag-check-in, kasi hindi ka bibigyan ng boarding pass unless na mabayaran mo muna yung airport tax. So, ang ginawa ko, ayun nga, nagbayad muna ako ng airport tax, tapos pila na naman para mag-check-in, mahaba yung pila, wait ka ulit. Buti na lang yung ginawa ko is nag-online check-in ako, kaya iba yung pila ng online check-in, medyo mabilis yung pila doon, kaya medyo nakago na agad ako. After ko mag-check-in, punta na pala ako sa immigration para magpila, which is mahaba na naman yung pila. Sa pagpila ko pa lang sa immigration, siguro inaabot na ako doon ng isa o mahigit isang oras. Kasi yung ibang aalis, mga traveler, yung ibang traveler, nasa second IO sila. May iba naman na dun pa lang sa may first IO, natatagal na, as in matagal. May iba nga dun, halos inaabot ng oras yung pag-interview. May iba din na medyo dun pa lang sa pila, kinakabahan na ako, kasi may iba dun na may umiiyak na kasi na-offload sila. May iba naman na nakikipagtalo na sa IO. As in yung pag nasa pila ka pa lang, halo-halong emotion na yung mararamdaman mo. Tapos, pagdating ko mismo sa IO, ayun na, hiningi na. Unang-una na hiningi is yung passport, tapos yung return ticket, and then yung may fill up kang paper about sa departure, yung departure card, may fill up ka doon, tapos yun, bibigay mo. And then, after nun, tinignan niya yung passport ko,
And then, nagtanong siya kung saang bansa pupunta, sino yung pupuntahan, anong purpose ng pagpunta doon. Dapat alam mo lahat yan. Memorize mo yung wala kang pag-aalinlangan sumagot. Kasi once na parang nakita ang kanila na kinakabahan ka, nakita nila na parang hindi ka sure sa sagot mo, yun, number one. Agad-agad, parang magdududa agad sila. And then, worst, ma second IO ka pa. And then, kadalasan sa mga nasa second IO is na-offload. And then, yun nga, after niya magtanong ng mga ganun, hiningi niya yung CFO ko, yung affidavit of support, which is authenticated here in Norway, sa Philippine Embassy, yung authentic, yung may sealed na gold seal, yun, kailangan yun. Need mo talaga yun, yung original mismo. Pinadala pa yun ng partner ko sa DHL. And then, after nun, buti na lang yung natapat sa akin na IO nun is medyo mabait and parang baguhan lang din ata siya. Kaya, ayun, wala pang 5 minutes, tinataka niya na yung passport ko. Sabi niya, okay ma'am, tingin sa camera. And then, afternoon, tapos na, nagulat pa nga ako kasi kala ko may mga itatanong pa. Yung nagtanong pa nga ako sa kanya, sabi ko, tapos na po, sir. Sabi niya, opo ma'am, tapos na po. Bumiti siya. Tapos sabi ko, thank you po, sir. Yung palit-ulit ako nag-thank you. Tapos siya, tawang-tawa. Tapos sabi niya, okay ma'am, enjoy your flight. Tapos ako, ayun na, gora na. Nakahinga na ako. And then, hindi pa doon natatapos yung sabihin nating paghihirap ko. Kasi afternoon, waiting ako noon sa nag-aantay na lang ako na mag-boarding kami. And then, doon sa group namin, sa group page, nag-post ako about doon sa experience ko that day. And then, luckily, may kasabayan ako na member din sa group na yon na paalis din. Ako, papuntang Norway siya, papuntang Sweden. Imimit din niya yung boyfriend niya. And then, sabi ko, uy, sabi niya, ay, ngayon to, kasi nakita niyo yung post ko. Sabi niya, ay, ngayon to. Sabi ko, oo, sabi niya, uy, andito din ako, sis, same tayo. Tapos sabi ko, ah, talaga, sige. Pagdating natin sa Dubai, kasi yung layover namin is sa Dubai, sabi ko, pagdating natin sa Dubai, sabay tayo kumain. Sabi niya, sige. Tapos, yun na nga. And then, 8 hours yung biyahe namin papunta ng Dubai. Well, anyway, swerte ako na nag-comment siya dun sa post ko. Kaya nakasabay ko siya dun sa Dubai. Kasi sa yung ticket ko from Dubai to Oslo is walang boarding gate. So, hindi ko alam kung saang gate ako pupunta. Meron ka naman, pwede mo naman siya makita kung saang gate. Doon, may mga monitor naman kasi doon sa airport ng Dubai. Makikita mo doon kung saang gate ka pupunta para mag-boarding or kung saan mo need nasaan yung plane mo. Pero hindi mag-a-appear doon sa monitor na yun yung gate mo kapag hindi pa siya 30 minutes ata or 1 hour before the flight, saka pa lang magpo-post doon sa monitor yung boarding gate mo. Kaya medyo kakabahan ka, lalo na pag hindi mo alam. Yung Dubai kasi, sobrang laki niyang airport. So, if meron kang 1 hour or 30 minutes, saka mo palang makikita yung boarding gate mo, well, may time or possibility na maiwanan ka ng airplane kasi 30 minutes ata or 40 minutes before ng flight magko-close na sila ng
gate. Kaya dapat at least 1 hour nandun ka na sa gate mismo. Tapos, hahanapin mo pa yung gate na yung kung saan yun, which is take time also kasi malaki-laki yung airport ng Dubai. Lalo na if like nasa kabilang dulo ka tapos yung gate na kailangan mong puntahan is doon sa kabilang dulo, it will take time for you to be there. Kaya for me, swerte ako kasi there's another way para malaman kung saan yung gate mo. Yung kasama ko, sabi niya, pwede mong i-search sa Google yung plane, yung airlines, tapos yung number, number ng airlines, makikita mo dun kung saan gate yung boarding gate mo. Kaya, ayun, medyo napadali yung paghahanap namin. Kaya, dun, okay na. Natapos na yung paghihirap ko. Kaya, sa mga aalis dyan, siguraduhin nyo muna na kompleto yung requirements nyo pagpunta nyo yun ng airport. Hindi lang basta-basta meron kayong meron kayong passport with visa and then plane ticket, paalis at pabalik ng bansa. Hindi yun sapat. Dapat meron kayo ng mga requirements na hihingi ng immigration. Well, anyway, pwede pala kayo bumisita sa site ng immigration, Philippine Immigration, para makita nyo kung ano yung mga requirements na kailangan nila. And, or if may mga tanong kayo, pwede nyo din akong i-message at itanong sa akin kung ano-ano yung meron kayo at ano pa yung kulang nyo. So, yan lang muna. Thank you. And then, kita-kits ulit tayo sa susunod.